I'll be there for you. Call me when you're lonely, dancing on the roof. It feels like rendezvous. You know what to do. Keep your love for me only. I get high on you. Yeah, you. So, tapi proses itu ego, kita pernah tipu, kita tanya siapa. So yung para kita kami ni presiden di other day. Jadi ako na sir ito yung pag-uusap ni pastor. Ibalik yung operations ng Kapa para may balik yung pera ng taong bayan. Sabi ni presidente sa akin, may kwanyan yung tinutulurid natin yung illegal. Malaking kwanyan, malaking katabayaan sa nanopat yung tinutulurid natin yan. Ang okay na sa kanya, ibalik ang pera para yung operations sa hindi natin hinto nga eh. So, representative ni pastor, anong nagkita kami, itinarating ko sa kanya na ganun. Hindi pumayag si presidente na ibalik ang operation. So pwedeng, for the record, ibabalik ang operation para lang maibalik yung, hindi na, wala na. Walang operation. Walang operasyon. Ibabalik lang yung pera. Deadlock ito. Ganun ba yun, Senator? Ha? Deadlock? Ha? Deadlock, ibig sabihin? Yeah. Oo. Sure is. Parang ganun. Ayaw nila yung gusto ni presidente. Ayaw rin presidente yung gusto nila. Mm-hmm. So wala tayong magawa diyan. So kumbaga nagawa niyo na yung inyong papel na hininga kayo ng tulong, pinarating niyo sa pangulo yung hinaing ng Kapa. At ito naman na naging sagot ng Pangulo, may resolusyon ng Pangulo na, sige, ibalik nyo muna yung pera, pero huwag muna kayo mag-operate, parang ganun. Ayaw mo din nila, hindi sabi ni Pastor, wala naman ko malibalik, sir, dahil yung pera na napay na yan, napay out ko na rin sa ibang membro. Nabayad na yan pang test ng diskulahan, nakain na yan, nailabas na yan sa pero may mga bagong nag-donate kasi, prior to the raid, di ba? Hindi ko masyado alam yung pangyawari ngayon sa Lord ng Kapa. Anyway. Sigurado, kasi pinapila yung nagtitingin, di ba? Nakakapila. Nagtitila. Yung nagtitila rin, nakapila rin. So, ang hiling kasi nila yung pangmatagalang suporta kasi may mga nagda-dialysis, may mga naka-confine, naghahanap ng tulong medical, ganun. Oo. So, yung pang-maintain, yun ang hinahanap nila eh. Opinion ko lang rin dito ha. Ito nakikita ko sa decision ng ating gobyerno, pag sinatakutan dyan sa gobyerno. What if pabayaan natin aabot yung punto, yung saturation point na sinasabi nila na halos lahat ng Pilipino membro na ng Kapa, so wala na magpapamembro, wala na magpipay in. Kung wala na magpipay in, wala lang pang pay out. Kung wala na magpay out, magalit ito mga membro, may bansa na gano'n nangyari. Pero yung pay-in naman daw, Senator, yung pay-in naman daw, yung pera na kukolekta, ginagamit sa ano? Ginagamit sa mga negosyo para paikutin yung pera. Yun ang paliwanag eh. Siguro, para makumbinsi ng Kapang gobyerno, pakita nila yung records nila sa kanila mga investment. Opo. Na business, mga business sa businesses nila na invest ng Kapa, para siguro masabi ng gobyerno na pampala ito. Malaki pala itong kayamanan ito, hindi pala itong maghihirap. Kumbaga, Senator, ilahad lahat ng Kapa kung anong meron talaga sila, ganun ba yun? Para patunayan na sustainable itong operation. Oo, kasi, look up, the way they explain it,
para bang they are banking really on miracles galing kay Lord. Kaya tuloy-tuloy yung operation ng Kapa. Walang, hindi pa pumaltos daw for the last 6 years daw. Or yung full operations nila na 3 years since 2016. Well, maraming milagro na ginawa si Lord. Kaya magandang operations ng Kapa, hindi pa pumalpak. Lahat ng kwan na babalik. So, ano ba tayo nagkipag-debate dyan? Pasalamat tayo. Alaga, mayroon man talaga Supreme Being na nagbubuhay. Pero, Senator, anong reaction? Last point na lang. Anong reaction ng Pangulo doon sa mga nakikita niyang napakadami mga members nagpapakita ng suporta sa kanya? Na nagmamakaawa pati. Nagmamakaawa mismo sa Pangulo. Hindi ko masyadong mag-discuss sa kanya. Basta yun lang yung natresyon sa kanya. Yung sabi ko, sir, marami ng desperado. Marami may meron papakamatay na. Pero sabi ka, sige, tulungan mo. Yung open mo sa kanya, mag-surprise si Pastor. At hindi natin asura sa hindi siya hulihin. Basta balik lang yung mga pera. Pero iba nga ang gusto rin nila. Hindi balik ang pera, kundi ibalik ang operations ng Kapa. At ang kay Presidente naman, hindi siya papayag talaga na ibalik ang operations dahil negligence on his part yan. At saka, tolerating ka sa isang scheme na alam mong bordering to illegal.